Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. May re-review tayo ngayon at mabilis na demo lang, sound test. Nadala tayo ng Shopee Pay later. Ito super mura, super liit. Akala ko dati Q-Wave to. Tagal ko nang tinitignan to eh. Ano pala siya, Kuvave. Cube Baby. Marami nang nag ano to, marami nang nag-review. So hindi ko na masyadong i-explain kung anong klase ba to. Tingnan niyo na lang yung mga demo at review sa YouTube. Ang gusto ko lang malaman, gusto ko lang i-test dito, maganda ba talaga? Kasi wala akong nakitang pangit na demo nito. So ayun, tignan natin siya ngayon. Patunugin natin. Ayan, eto siya ngayon. Patunugin natin. Grabe yung lights, oh. Nakakasilaw. May inalis ako sa kanya. Ito yung mga nasa knobs. Hindi ko alam para saan to, pero ang hirap ihitin pag nakalagay. Lock ba siya o ano? Ang hirap eh. Inalis ko. Mas madali siyang pihitin ngayon. Phone sound lang muna tayo. Dinirekta ko siya sa audio interface na M-Audio. Tapos naka-PreSonus tayo na studio monitors. Lagay natin ng kahit anong preamp random at kahit anong cab. Hindi ko pa kabisado eh, yung mga ano. So sound test lang talaga itong gagawin natin. Yan lang muna. Wala muna kahit anong effects. Hop, lakas. Ganda, ganda ng tunog ah. Ganda ng una nating napili. Nabasa ko mabilisan yung manual. Yung mga unang preamp yata yung clean. Try naman natin yung mga clean. Biglang nipis, guy. Tsaka mahina. Lakasan natin. Pero maganda. Medyo manipis lang. Ganda. So far maganda, no? Try natin yung mga gitna. Yung mga gitna para mga ano siya daw eh, mid-gain preamps. Oh, malakas. Hindi pantay-pantay yung volume niya, no? Pero ganun din naman bawat amp eh, so okay lang. Nasal sounding siya pero maganda pa rin so far. Lagyan natin ng ano naman, reverb. Ah, may reverb na pala kanina pa. Oh. Pero mahina. Lakasan natin. Niya sa nabasa ko, pag nasa kaliwa, chorus siya. Gating chorus. Medyo may volume loss yung chorus. Pero hindi naman masyadong halata. Ayan, oh, biglang may boost pag walang chorus. Yung phaser naman, yung pag nasa kanan naman yung mod, phaser daw siya. Yung phaser walang volume loss. Tsaka ang ganda ng tunog. Maganda tunog ng phaser. Last, try naman natin mag-iba ng
preamplet. Hindi ko masyadong trip yun. Pala tayo ba? Oh. Grabe naman to. High gain na to, kailangan naka-humbuck. Gamit pala natin ngayon strat. Bali ngayon, ang gagawin naman natin, try natin siya patunugin sa mix. Ibig sabihin, may kasabay tayong bass tsaka drums na ginawa ko na backing track. Ayun, kanina nakastrat tayo, ngayon naman try natin itong humbuck. Kuvave Q Baby mga guy. So yun kanina yung tanong ko kanina kung okay ba talaga siya. Ako sagot ko okay siya. Maganda. Lalo na yung presyo niya, super mura, 1399 sa Shopee. Sinapi pay later ko pa. Matindi. Mga nagustuhan ko sa kanya yung mga preamps niya. Maganda tunog. Akala ko nga hindi ko siya magagamit talaga eh. Akala ko, in-expect ko na eh, na hindi masyado maganda. Sabi ko, baka ibenta ko lang din ah. Pero hindi, maganda. Pwede na siya pang recording. Pwede na rin pang gig. Lalo na kung mga hindi naman dominant sa gitara yung tugtugan. Ako minsan nagkakaroon ako ng mga wedding gig na nakakatamad magdala ng madaming gamit, madaming stamps, tapos may app ka pa. Tapos ang hindi ka naman masyado madidinig. Konti lang, di ba? O dun ka lang sa yung gamit mo talaga sa likod lang. Pwede na to. At least kahit ibulsa mo na lang. Tsaka ano pa ba? Yung reverb niya maganda tunog. Tapos yung mga cabinets, magkakaiba bawat cabinets. Ang layo ng difference nila. Tapos yung delay niya maganda. Walang volume loss sa delay. Yung phaser niya okay din. Tapos ayan, yung switches. Hindi naman cheap.
Maganda yung tsura sa harap. Yung likod, di ko masyadong trick. Ayun. Tapos, iba pang maganda sa kanya. Dami pa niya ibang feature. Pwedeng direct recording sa phone. May USB. Ayan, no? Tapos, pwede mo siya ikabit din sa computer as USB interface na. Rechargeable siya. Ayan, walang power supply. Pag ino natin, iilaw yan. Wah, teka. Tapos, ayun, may saksakan din siyang headphones. At ang di ko lang nagustuhan sa kanya, ito lang, konti lang naman. Ayan, yung out niya, iisa. Sanay kasi ako yung stereo eh. Yung pang dalawang amp, di ba? Okay yun, ganong setup eh. So dito, kailangan mo pa ng isa pang splitter para ano, magawa mo siya stereo. Pero yung effects niya, mono talaga. Talagang lalabas siya sa dalawang amp. Tapos ayun, hindi ko lang nagustuhan sa kanya yung chorus. May volume loss yung chorus. Pero maganda-ganda naman yung tunog ng chorus. Volume, medyo mahina. Medyo mahina yung volume. Lalo na yung mga clean. Kung makikita yung recording na ginawa natin kanina, in-adjust ko lang yung volume niya. Hindi ko inano, hindi ko naman in-EQ. Yun lang talaga yun. Wala namang post-process masyado. Yung volume lang, mahina kasi. So, tinaas ko. Todo na nga ako dito kanina, pero hina pa rin eh. So, yun lang. Bukod doon, wala na. Para naman sa presyo, 1,399. Bawi naman lahat nung hindi ko nagustuhan, pambira. Ano naman i-expect mo, di ba? So, kung may 1,399 ka, ma-re-recommend ko pa sa ito. Oo naman. Sa marketplace, sa Facebook, may mga nakapost pa na 2K na mga lumang Zoom, lumang Boss, yung mga Zoom 707, mga ganun, 2K pa yan. Minsan 3K pa, G1X. Laban dito, malayo-malayo naman, guy. Maganda to, di hamak. Promise. Walang biro. Nagkaroon ako ng mga yun. Compared dito, mas maganda to. Kayo, ano ba tingin nyo? Maganda ba yung tunog? Okay ba? Based dun sa ginawa natin kaninang recording at sound test. Comment kayo kung may reactions kayo. Like, share, subscribe na rin. Salamat sa panonood. Yun yung Kvavec, you baby. Follow nyo na lang mga susunod pang video. Facebook at YouTube. Biyahe ni Boo. See you. Bye, guys.